Sherwin Hilario, and I am the owner of Really's Closet PH. Really's Closet PH basically started as a hobby when I made felt flower headbands for my baby girl way back 2014. And then our brand evolved to making customized and personalized items last year. Our brand aims to provide affordable and quality products to our customers who would like to give special and personalized items to their loved ones and friends. Good morning, everyone. This is Jenny Fronda again, Head of Marketing and Business Development of Remote Classroom Australia and Philippines. Welcome to our Remote Learning Summit. For our episode, I have an entrepreneur mom, our guest speaker for today. Just a short introduction about our guest. She's a mom of two beautiful ladies or two beautiful girls and a breastfeeding advocate. She loves arts and crafts, and it's her nature to be born as an entrepreneur. Kilala ko tong bata na to kasi talagang very entrepreneurial talaga to. She left the corporate world a few years ago, and she built the happiest job on earth, being a full-time mom and entrepreneur at the same time and fulfilling her dreams. Well, let's welcome our guest for today. Yes. Mommy Sherwin. Hello, Sherwin. Good morning. Hello. Good morning. Yeah. Nice to have me here. Okay, our topic is very interesting. Makaka-relate ang mga mommies dito. Empowering moms and mom entrepreneurs in digital age. So, karamihan ng mga, especially yung mga millennials and mga Gen Z moms, they're actually doing really great exploring opportunities in digital space or digital world. Sherwin, can you tell us a good qualities of a modern entrepreneur moms that they can do both, which is being a successful businesswoman, business owner, and at the same time managing their household, managing their kids? Yeah. Yes. Kasi for me, actually, being an entrepreneur and a full-time mom is quite challenging. It's a big challenge. Yeah. Kasi it's more of energy management than the time management. Yeah. I agree. Yeah. Because, yeah, pwede kasing you can schedule your activities for the day, pero at the end of the day, wala ka ng energy to play with your kids or turuan mo man lang ng assignments, iba lalo na ngayon online learning. Yeah. And, ayun, first of all, an entrepreneur should be passionate about her craft. So, hindi yung basta-basta na lang na, ay, eto yung uso online. So, eto yung ibibenta ko. Yeah. Yes. It should be, oo, kung ano yung gusto mo talagang gawin. Like, if you like to cook, adi, you sell kung ano man yung specialty mo. Yeah. As for me, I have tried baking kasi with my little cookies. Kaya lang, it's a bit hard kasi for me now dahil I have no yaya. Yeah. And my youngest is 2, sobrang malikot na siya. So, hindi ako pwedeng mag-bake, medyo delikado sa kanya. Yeah. So, I shifted to crafting, which is my other passion. And ayun, kasi dapat kasi passionate ka with what you do.
because it will keep the momentum in times of uncertainty. Kung parang pag feeling mo, magki-click ba tong business ko? Parang yun yung magda-drive sa'yo. Yeah. It will push you to your limit, yes. How do you sustain that discipline? Because being an entrepreneur is some characteristic ng pagiging entrepreneur. You need to be very disciplined and very, you know, a lot of passion to do things and knowing what you really want. So how do you sustain that kind of discipline? I will focus on marketing. Now I'm just focused on product research, something like that. So how do you do that? Ako start muna, when I go through something, kapag may ginawa akong project, Tita Jeng, parang automatic na siya, pumapasok na siya sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin. So, katulad ngayon, one-man team ako. So, ako yung marketing, ako yung sales, ako yung production. Parang I plan ahead. Yun, that's the key. I plan ahead. Mm-hmm. Parang at the start of my week, for this day, ito yung gagawin ko. Dapat meron akong pang social media for this day. Yeah. Ganun siya. Oo. So, karaniwan naman eh, yung mga mompreneurs, normally, because it's their passion, they're very particular with the process. But are you also considering na merong makatulong sa'yo in terms of, you know, marketing and other process para mas maging magaan for you? Are you considering? Yes, in the long run. In the long run? Yes. Pero as of the moment, medyo kaya pa naman. Yes, oo. Manageable pa naman, yeah. Okay. Manageable pa siya. Yeah, to all the moms and to all our audience, if you're watching this live, please comment #live, or if you're watching this via replay, please comment #replay. And kindly use our official hashtag, which is Remote Learning Summit 2022. So if we do have any other materials that we can share with you, at least we can send it to you. Okay, Sherwin, as I've said, maintaining that sort of energy, because you've mentioned that it's not more of the time management, it's more of energy management, because you need to take a lot of energy to manage your own business and manage your own household and the kids, especially ngayon na medyo bata pa yung bunso mo. Yeah, how do you do that? Yes. One thing then, I involve them habang bata pa. Kasi parang ganun yung naging training sa amin ng mom ko. Yes. Dati. So parang ngayon, habang may ginagawa ako, tapos magtatanong lalo ni eldest ko, Mommy, what's that? How do you do that? As early as now, ini-involve ko na siya. Na, this is my process. Kailangan, kunyari, may orders na, kasi parang tinatanong niya, para saan? Para saan po yan? So, may order kasi for giveaway, ganyan. So, doon madami siyang question. Para saan yung giveaway? Ano yung event? Parang ngayon pa lang, natitrain ko na din siya. So, parang, Mami, bakit ka nagbi-business? Yan, lagi niyang tinatanong. O, sasabihin ko sa kanya, tita, why? Bakit? Sa palagay mo, bakit nagbi-business? Is it because kumita ng money? Sabi ko, yes, one thing. Pero, it's more than just making money eh. Yun yung isang quality din kaya ko nasabi yung passion kasi parang you are doing your work hindi lang para kumita ng pera. Parang ako kasi nag-uumpisa ako friends ang lumalapit eh parang oy I have a budget for ganito for the event. Kaya mo ba na pagsaktuhin? So parang ako more on helping din. Yeah. Yun. So, parang hindi lang negosyo. That's it. Yes. And also, siguro, with that kind of introducing your kid into this kind of environment na nakikita nila kung ano yung ginagawa mo, para na-incorporate mo na rin itong learning na to sa kanilang homeschooling or sa kanilang, siguro, relatable din sa kanilang pag-aaral, di ba? So, yes. So ano yung normally na nagiging participation nila when it comes to, you know, observing you or participating sa mga ginagawa mo? More on si ate, hands-on siya eh. Kunyari, pinaglalagay ko siya ng tags. Oh, yung nice. Ganun, sa packing, yes. Opo. Lalo na this Christmas season, sobrang dami ng orders. So, I ask her na, oh, you help mommy. Parang bonding na din. Bonding nyo na din.
Yeah. You put the tags here. Tuturo mo lang sa kanya kung saan. Yeah. Yun. So, okay. Parang yeah. activity din for her. So, yung ano, normally ba, yung mga kids, kasi online ano na nga tayo, no? Online learning. So, do they need you pag nagka-klase or meron silang meron naman teacher na nagfa-facilitate to help them sa class? Merong teacher na nagfa-facilitate. Ah, okay. Actually, yung iba, alam ko binabantayan talaga yung kids eh. Oo, kasi medyo nitong pandemic nga, 'di ba? Parang nanibago yung kids with online. Nung at first, nakabantay din ako. Pero little by little, hinahayaan ko na si Riley kasi sabi ko, sa normal school ba kasama si Mommy sa loob ng classroom? Parang ganun yung sinasabi ko sa kanya. 'Di ba dapat ikaw lang mag-isa? So ngayon, hinahayaan ko siya. Ang ginawa ko po ay set up a corner sa room niya na parang classroom type, yung meron siyang makikita ng mga materials and then lahat ng kailangan. Parang everyday, ang feeling niya, pumapasok pa rin siya sa school na hindi lang siya nang nasa bahay. Pinagbibihis ko pa rin siya. Yeah, oo, like para yung mindset niya, okay, ito yung oras na mag-aaral ako. Oh, that's nice. Okay, do you have any tips with our aspiring entrepreneurs or mompreneurs on how they can actually have a great, good start having their own business. Kumbaga, hindi pa alam nila ngayon kung ano talaga yung dapat nilang pasukin na business. Ano sa tingin mo yung medyo, sustainable talaga that they can start a business? Ano yung mga negosyo na pwede nilang pasukin? Pagka kasi nasa bahay, it depends nga eh. Kung, lalo na kung wala kang yaya. More on kung ano nga yung hilig mo. Mm-hmm. Ako yun ang pinaka-advice ko. Kasi like me, di ba, ang tagal ko po sa corporate world. I've been with a bank for 13 years. Yeah. When I decided to resign. So parang nagulat din yung mga former colleagues ko na, oh, ano nang gagawin mo? And dahil nga ditong nangyari, parang ang dami na din po na nag-stay at home mom na din sila. Yeah. So nagtatanong din sila sa akin, ano sa palagay mo na okay na i-business ngayon? Mm-hmm. Kasi ako, ang nakikita ko, it's more of online talaga eh. Yeah. Sa ngayon, online siya. So, kailangan ang mga bagong entrepreneur or mompreneur, they can do their own research. Yung ano talaga yung core nila, kung ano yung hilig nila, if they love cooking, they might create, they might be able to create a good product or courses na pwede na may offer online or they can sell it online. And hindi naman kailangan yung sarili mo lang ding produkto. So for example, yes. For example, wala kang time to create or wala ka, ako di ba nag-accessories? Nag-accessories ako dati. If you don't have that energy or time to create something, you can sell something that you really love. So for example, if you love accessories, hanap ka ng mga suppliers or yung mga creators na nagka-create talaga na accessories, and then you target that niche, i-ano mo lang sila, yun nga, i-resell mo yung kanilang mga designs and services. So it's not necessarily sa'yo yun. I have mommy friends na ganun po yung ginagawa. They order from me and then they resell. Minsan tinuturuan ko din, uy, parang madami kang nare-refer. Why don't you make it as a sideline na i-market? Parang additional marketing na din sa part ko. Yeah. Yun. So, Sherwin, with this very complex pero exciting world na digital marketing, and you know, how do you market your product? Ano yung mga platforms? Ano yung mga tools na ginagamit mo to market your brand? First of all, I have an Instagram page. I have a Facebook page. Then, online platform is Shopee yung ginagamit ko. Pero, ang market is more on sa Facebook eh. Facebook and Instagram. Alright. So, lahat ng leads coming from Facebook. Is it all organic or nagpa-paid ad ka rin? Organic. Organic. Oh, that's nice. Organic. So, it's more of ano talaga yung
referrals and consistency when you post consistent, your content. Yes. Oo. And mm-hmm. yun ang importante dun sa mga ano sa mga mompreneur, especially if you're doing this kind of passion project, because if you're sharing it through social media, it's very vital na makita ng audience kung sino yung behind ng brand. Ikaw, how do you market your brand? What's your process marketing your brand? Personal, ano din, gusto ko yung nakikita nila na kung ano yung product ko, either mm-hmm. na-testing ko siya, mm-hmm. nagagamit ko siya. Kasi para when I sell, nasasabi ko na, oye, yan din yung gamit ko. It's okay. Mm-hmm. Hindi yung for the sake of, ano nga, mabenta lang. Mm-hmm. So ako, I see to it po na before I sell something, lalo na yung mga, ngayon personalized yung mga items ko. Yeah. Nagtetest muna ako sa akin for personal use. Aha. Uh-huh. Pero meron na ba yung, for example, Sherwin, a particular brand, can we work together and can you introduce this brand na sa yung community or sa yung space? May mga ganun ba na nag-approach? Yes, meron po. Mm-hmm. Ako naman ganun din, hindi din lahat tinatanggap ko. Tinitignan ko din muna kung anong yung product, kung talaga bang magagamit ko. Kasi mahirap mag-market mag-endorse ng hindi mo talaga ginagamit. Oo. Yun nga eh. When I teach, yun nga yung social media marketing, I always teach my student na pagka merong collaboration, it's like opening your home or yung bahay mo sa kumbaga dapat yung ipapapasukin mo sa yung space mo ay talagang maganda yung magiging impact din sa brand mo. So very crucial din yung collaboration na you need to conduct a lot of ano rin yung magre-research ka rin kung sino yung gusto makipag-collab sa iyo or kasi magiging ano yan it will reflect you as well as a brand. So, importante na yung brand na endorse mo ay talagang kumbaga ano siya, magandang brand, hindi kakasira ng brand mo. Diba? Yes. So, yun ang ano dun. Alright. So, Sherwin, how to apply holistic approach to achieve work-life balance for working from home moms or entrepreneur moms? Kasi tayo, there's a lot of tasks, marami tayong ginagawa every day, but I know that work-life balance is minsan mahirap talaga ma-achieve, pero at least para hindi mm-hmm. naman masasacrifice yung mga bata, at the same time na-fulfill mo pa rin naman yung gusto mong gawin, which is yun nga, yung arts and crafts and establishing your business. Ayun nga. Ako talaga, actually, yun ang pinakamahirap. Kasi when I shifted from being a career woman to a stay-at-home mom, mayroong phase na para kang na-depress. Mm-hmm. Na, ano kasi Hello, siya. Baby. Ayan na siya. Hi, baby! That's fine. That's part of our summit, di ba? That's part of our summit na kailangan kasama ang bata. That's ano rin eh. Yan ang totoong buhay. Na working from home moms, we cannot exclude them because they're part of our, they're part of our lives and they're part of the what we have in life. So talagang kasama yan. Alright, so yun. Back to my question. How you gonna maintain it so, or how paano mo na ano yun natatry mong mabalanse between your work and yung mga bata. Important na ano meron pa rin time for yourself and your husband supports you kung ano yung gusto mong gawin. It's a big factor kasi I have joined a mom support group wherein there are many stay-at-home moms na nade-depress. Kasi parang feeling nila, hindi sila supported ng husband. Na nasa bahay ka lang, parang at the end of the day, ano, bakit magulo yung bahay? Yung mga ganun usual na ano na
wala ka namang ginagawa. Nasa bahay ka lang. Bakit madumi yung bahay? Bakit ganito? Like that. Mm-hmm. So, siguro important kapag ka, when you're an entrepreneur mom, na you have time for yourself. Na, sabi ko nga, at the end of the day, kahit pagod na pagod na ako, ako, myself, I see to it na makapagbasa man lang ako ng book na gusto ko for a few minutes. Stay ako sa shower for 5 minutes longer. Yung mga ganun po. Kasi it will keep you sane eh. Parang, yeah. Kasi that physical, emotional. Yeah, kasi ano yan eh, physically. Physical, emotional. Yeah, kasi ano yan eh, physically draining. I actually experienced that nung dun sa aking second child. So, kailangan talaga na yung self-care, importante yon, and your husband understands your needs as well as a woman na may mga bagay na kailangan natin, na kailangan talaga na yung pangangailangan natin as a mom, as a human being, basically. So, minsan talaga yung sanity mo na gusto mong gawin or gusto mong i-fulfill, minsan parang, is it enough? Minsan you question yourself, enough ba itong ginagawa ko? Pero minsan, mafe-feel mo na it's very challenging, di ba? So, when you transitioned and you decide na talagang I'm gonna have this career as a mompreneur and iwanan yung corporate. Was it a tough decision to make? Yes, it's a super tough decision kasi I am at the peak of my career that time. Mm-hmm. So, parang sabi ko nga, ako kasi yung tao na I set goals for myself. Parang sabi ko, by the age of 35, gusto ko, ano na ako, senior officer ng bank. Mm-hmm. Parang ganun. At first pa lang, pagpasok ko pa lang din sa bank, sabi ko, gusto ko by the time I'm 35, dapat AVP ka na or VP ka na. Ganun yung mindset ko. Mm-hmm. Yes. Tapos, dun nga, nung sabi ko, parang kailangan ko ng mag-resign from work. Sabi ko, nako, parang ito na. Kasi, ang kukwento ko, tita, kasi at that time sa bank, I used to interview candidates din. Mm-hmm. So, parang dati, pagka naririnig ko, ay, yung mommy niya, ano, stay at home. Ah, stay at home mom ang mommy mo. So, nasa bahay lang siya. Parang ganun yung ano ko, ganun yung perception ko noon kapag ka stay at home mom. Ah, so, nasa bahay lang yung mommy mo. Wala siyang ginagawa. Parang ganun na kapag nag-i-interview. Tapos, nung na-experience ko na siya, parang, ay, parang mas mahirap pala yung pagiging stay at home mom, actually, kaysa nung nasa bank ako. So, ayun. Sobrang hard decision. And parang taon namin pinag-isipan before ako mag-push through. Yeah. It's because, ano nga eh, yung lifestyle changes, I actually can relate to that because when I came back from New Zealand in 2009, it was a tough decision for me na hindi na rin bumalik sa corporate. Pero it was tough na, at paano ka mag-umpisa? From a great, you know, from a great career or yung high-paying job, pero i-give up mo yon because you need to mas priority mo ang yung family mo, yung family mo. But at the back of your mind, yes, okay na idea yon na you will be with them, pero how are you gonna sustain yung ganong livelihood supporting them, di ba? So, yeah. So, paano mo na-discover, Sherwin, yung pagiging entrepreneur mo? And paano nag-evolve itong brand mo? Actually, it started, I gave birth early. So, 2014 siya. Felt flowers na headband. Siyempre, baby girl, di ba? Excited, first baby. And naghahanap ako, wala akong makita. Sabi ko, gagawa na nga lang ako. Kasi di ba, uso-uso yung pag-monthsary ng babies. Parang aayusan mo siya. So, doon siya nag-start. Tapos, nung pinost ko yung pictures ni Rayleigh, parang ang daming nagtatanong na,
Uy, saan nakabili niyan? Kasi parang dito sa atin sa Philippines nun, wala talagang nagbebenta. So, yun, nag-accept ako ng order, tapos doon na siya nagsimula. Hanggang sa mag-evolve na yung products ng Release Closet na today nga, now, at present, personalized na kami nagko-concentrate. Tsaka printing, yung mga t-shirt, yun. Very nice. And, you know, importante rin yun na na as an entrepreneur, makip mo or masustain mo yung creativity mo. And yung parang product line mo ay hindi lang isa yung i-offer mo. Diba? Yes. So way before pa, working pa ako ng tita, ano na siya, nag-online na ako. Yung Release Closet is live na while I was working. Pero parang side hustle lang siya ganyan. Na ngayon ay full-time na. Ngayon full-time na. Okay. So, Sherwin, how do you manage yung daily routine? And especially pagka meron tayong mga anak, kailangan ma-establish natin yung magandang routine din eh, para na-anticipate din nila, okay, si mommy needs to work, so ganitong oras, working si mom, and then ganitong oras, homeschooling ako. And if I need mom, at least pwede ko siyang i-approach kung meron akong assignment. So how do you manage your daily routine? So morning, kasi ang class ni really is half day in the morning. So we wake up early, tapos pina-prepare ko na siya, tapos breakfast, ganyan. Tapos si Joff is work from home naman kasi siya. So sa baba naman siya nag-office, si really dito sa taas sa room niya. So habang nag-work si Joff downstairs, nasa online class si Riley, the bunso is with me. Tapos parang I converted, or meron kasi kaming area dito sa house na parang stock room dati, stock room mini gym. Ginawa ko siyang office. So alam nila pagka after ko na ma-settle si Ate Riley with her online class, andun ako sa ano. So, nag-a-answer ako ng queries habang kasama ko yung bunso. Doon siya naglalaro. And ano, tapos from time to time, sinisilip ko si Riley kung kamusta yung online class. Yeah. Ayun. And how tapos, important syempre, for, lunch time. Yeah, how important sa isang entrepreneur, ma'am, na merong sariling space, working space. Kasi syempre, pag being create, if it's, takes a lot of creativity, kailangan, di ba, meron tayong sarili nating space din. So, ikaw, ano yung ma-recommend mo sa mga mompreneur to have a quiet and, you know, nice space para sa kanilang ano, trabaho? Actually, hindi naman necessary na meron kang sariling room eh. Siguro, mag-alat ka lang ng space na yung bang pwede kang magsulat na hindi ka naistorbo. Nag-start ako nun sa room, tita. Sa room namin. Tapos parang sabi ko, hindi ako maka-work kasi minsan sasabihin nila, matutulog na kami. Naka-open pa ako. Siyempre yung laptop and ano, parang hindi sila makatulog sa gabi. Kasi ako, pagka nag-settle na sila sa gabi, doon ako naman nagagawa. Ano din, kasi I have my a website. So, nagsusulat din ako. Sabi ko, sige, lilipat na ako doon sa kabila. Siguro, ang advice ko, hanap sila ng a little corner sa house nila na designated. Yung ano? Sila, oo. Designated na sila lang, oo. Yun. At saka para yung mindset mo rin, maiba na, okay. Totoo. Because I have this space na sa ano ko, yung work ano ko, yung work mode yung aking. Makapag-concentrate ka. Yes. Yeah, that's right. And Sherwin, with that kind of process na ma-establish mo yung routine, does it help naman? Definitely, it helps yung how you manage also yung household and also yung mga bata, di ba? Para at least alam nila rin kung ano yung mga activities mo rin as a business owner. Oo. Tsaka okay. Ano, yeah. Siguro, can you add on to that, please? You should not be afraid to ask for help pag kailangan mo talaga. Kasi pagka parang feeling mo ikaw si superwoman,
maaapektuhan din yung ano eh, maapektuhan din yung business kasi you cannot beat your deadlines and stuff ganon. So pag kailangan mo ng help, talagang ask for help. Very nice. Okay, nasa na yung little one mo? May ano, mukhang tulog busy na siya. Wow, tulog na. Okay. So, ano yung mga recommendations mo? So, sa mga ba, sa mga aside sa having their own passion, may nakikita ka bang trend ngayon na magandang maging negosyo? Aside sa arts and crafts? Ang ano kasi, parang live selling yung mga nakikita ko eh. More on live selling. Na, yun nga, buy and sell, yung mga damit. Parang ang daming nagla-live selling ngayon. Tapos, yeah. Asya, yung sales ba, food yung delivery. Yung sales conversion din, mas mataas din. As I've noticed. Yes, oo. So, ikaw ba nakakapag-live selling ka? Naku, hindi ko pa po na-try. Pero feeling ko kaya ko naman. Kaya mo? Oo, parang kaya ko naman siya. Yeah, I think yun nga ako, I play around with the strategy, especially when I'm managing a brand or doing it sa sarili kong brand. Kapag digital business kasi yan, you need to try a lot of things that can work. How you can market your products, di ba? And services, and ngayon, sinakikita ko yun nga, yung live selling, doing really great. Organic reach, and also providing value or providing tutorials para at least you can get more attractions too. Yes, yeah? That's one. Opo, madami naghahanap. Yeah. And siguro yun nga, VA, it's also part of, you know, because marketing your services is also pwede mo rin yun pagkakitaan, di ba? If you have a particular skills that you want to market, pwede rin naman yun. Mm-hmm. Okay. What do you think would be the future of remote learning at the same time yung magiging future ng work? And good thing yung naka-jumpstart ka na mag-start ng iyong online business. Pero sa tingin mo, what would be the future ng work here in the Philippines and also yung remote learning? And siguro in general din yung magiging lifestyle ng mga more modern families. Yes, I think remote learning has potential growth, lalo na ngayon. Kasi, di ba, mahirap, actually, walang face-to-face, di ba, po sa mga nangyayari, worldwide naman siya, hindi lang dito sa Philippines. So, I think it will play an important role, lalo na sa kids. Kasi, parang, yun lang yung way, eh. Mm-hmm. Parang, hindi naman pwedeng huminto, di ba? Yeah. So, tsaka ako, I myself, tumitingin ako online courses. Mm-hmm. sa internet kasi parang wala, parang kailangan mo mag-grow. Yeah. As a business owner, essential na yung mag-aral tayo on our own face. Yes, oo. So wala namang mga seminar tayong ma-attend. So yeah. Totoo 'yan. Pero yung mindset mo ba nagbago from corporate to being the owner of your business? Actually, iba siya. At first, parang sabi ko nga, kapag meron kang sariling business, parang mas free yung time mo, mas marami kang magagawa. Pero, hindi pala. Parang, dati kasi, you work from 8 to 6. Kung ano yung task mo, yun lang. Pero, when you own the business, parang hands, tapos lalo na hands-on ka. Parang mas madaming time kang inaalat eh. Kasi parang yung business na yun, ikaw eh. Hindi ko naman sinasabi na, kasi nung working ako, syempre, love ko din yung work ko eh. So parang lahat din ng effort, 101% andun. Pero iba kapag ka ikaw yung owner. Okay. And anong fulfillment naman ang nararamdaman mo owning your own business?
Yun, ang one advantage lang kapag ikaw ang owner is, yun nga, hawak mo din naman yung time mo. Though mas madaming time yung iaalat mo. Pero, yun nga, pwede mo i-involve yung kids mo. When you work kasi, hindi mo naman pwedeng dalhin yung kids mo to teach them kung ano yung ginagawa mo. At least ngayon, na-involve ko sila, kasama mo sila. Yun. So parang, while doing what you love, nababantayan mo yung kids mo, nakikita mo yung paglaki nila. And yung difference then in terms of lifestyle, no? Yes. It's a big jump. When I see my lifestyle, siguro mga 15 years ago, it's totally different because involved ako sa, ano, sa, yun nga, sa corporate. Ibang-iba yung lifestyle ko nun at iba-iba rin how I manage my time. Ibang-iba rin on how I manage my career. Pero having my own business, having my, managing my kids, it's totally different ballgame. You need a lot of, discipline para maano mo siya, magawa mo yung mga dapat mong gawin. Kasi madali ka ma-distract or ma-out of track eh, when you own it. Kasi kumbaga pwede mong iset kasi, oh mamaya na yan. Pwede ko naman yan gawin mamaya. Pero yung mindset na, oh, you need to do it now. It takes a lot of courage. And gawin ito. Kasi kumbaga, kung hindi ko ito gagawin, maraming maapektuhan na process. Because ako rin na mahihirapan kung hindi ko ito gawin. Tama? Wala kasing boss na magpa-follow up sa'yo. Ikaw lang. Totoo yun. Ikaw ang responsable kung ano yung magiging resulta. Okay. All right, it was a great chatting with you, Sherwin, and if you can kindly invite our viewers to follow you in your socials, and if you have any tips sa ating mga moms na naghahanap pa ng kanilang pwedeng pagkakitaan. Yeah, so please invite, and if you do have any events sa iyong brand, you can promote it too. Yes. So I invite you to subscribe, and follow our Facebook page, Release Closet PH, and we have Instagram too at Release Closet PH, and I also have my personal blog site, www.sherwinelaine.com. So I share my mommy tips din doon, anything under the sun. So, if you're a struggling mom na gustong mag-business, yun ang mga bala kong i-share for this year eh. Kasi madami nga din nagtatanong. So, ayun. I have a YouTube channel din, Sherwin Hilario Vlogs, pero hindi siya na-update lately. Pero you can find some uploaded videos there na makaka-help. Like breastfeeding, yan, kasi nga I'm a breastfeeding advocate, lalo na ngayong pandemic. Yeah. So, I'm doon. And ang tip ko lang doon sa mga mommy na gustong mag-start ng own business nila is wag na kayong maghintay. Nice. Kasi do it. Pag hindi, yes. Oh, do it. Kapag ka hindi mo ginawa ngayon, mawawala eh. Yeah. So, kung ano yung gusto mong gawin, start it now. And from there, maiisip mo na kung ano yung susunod mo pang gagawin. Lalo na kung passionate ka about that, kung ano yung gusto mong gawin. Yeah, very well said. Thank you, Sherwin, for that lovely insight na binigay mo sa aming mga viewers. Yeah, to all our viewers, thank you so much for joining our remote learning summit. It's a great pleasure na ma-interview si Sherwin and to share her journey being a mompreneur, how she managed her household, how she managed her business. Very inspiring. And I hope you can also visit our page, Remote Classroom, Australia and Philippines. And if you want to try our learning packages, please visit remoteclassroom.com. And yeah, so we have available classes like reading, math, or basic math or advanced math. We have music lessons like drums, piano, what else, guitar,
and also voice lessons. So we have free trial classes if you want to avail that. But yeah, Sherwin, thank you so much for gracing our invitation to be part of our summit. And looking forward to see you in our next future event. Sana sa future, ano pa rin, marami pa rin tayong collaboration. All right, guys, thank you so much for joining and hope to see you very soon. Have a great day, everyone. This is Jenny Foronda of Remote Learning Summit and Remote Classroom signing off for now, but see you in the next future event. Bye now.